Daniela's POV. Nakita ko ang agad na pagsimangot ni Kuya Alex, pati na ang pagiging alerto ng dalawa pang lalaki sa unahan. Dito ka, ma'am. Mahinang sabi niya sa akin at agad humarang sa amin. Kilala ko po siya, Kuya Alex, sabi ko sa kanya. Tsaka sumilip dun sa lalaki. Mas dumawak pa ang ngiti nito sa akin. Ang kulay berde niyang mga mata ay lalong tumingkad dahil sa sikat ng araw. Kilala niyo po, ma'am? Pagkumpirma niya at tumango ako. Baka magagalit si Sir Elias sa amin, ma'am. Tara na po. Hindi ako sumagot. Ang lalaking sinasabi ko ay ang lalaking kasama ni Dr. Annie sa loob ng office niya noong pinatawag niya ako. Yung anak niyang makulit? Hi, can I talk to you for a while? Nakangiting bati niya sa akin. Bossing, pwede kausapin ko saglit si ganda? Pagpapaalam niya pa kay Kuya Alex. Hindi sumagot si Kuya Alex sa kanya sa halip, kinunutan pa siya nito ng noo. No bad intentions, bossing. Usap lang. Tsaka dito lang din eh, hindi kami lalayo. Tilingnan ako ni Kuya Alex, inihintay kung ano magiging reaksyon ko. Tipid akong tumango sa kanya. Hindi ako pwedeng lumayo sa'yo, ma'am. Pagpapaalam ni Kuya Alex sa akin. Tinapunan niya pa na makahulugang tingin ang lalaki bago humakbang ng ilang distansya mula sa amin. Hi, kamusta? Bati niya ulit sa akin. Alanganin man pero gumanti rin ako ng ngiti sa kanya. Mukha naman siyang mabait at pala kaibigan. Hello po, sir. Nahihiya akong sabi. Ayos lang po ako. Ouch! Aray naman, miss. Humawak pa ito sa dibdib niya na akala mo talaga ay nasaktan. Ang sakit naman ng pa-sir at pa-po mo sa akin. Mukhang di naman magkakalayo ang mga edad natin. Mukha lang akong matanda pero pag binalatan to, naku, sinasabi ko sa'yo, young and fresh from the farm pa ito. Hindi ko napigilan ang sarili kong mangiti sa kanya. Parang ako lang din pala, medyo makulit. Neon Itularde, pagpapakilala niya na may kasama pang kindad. Nakita ko agad ang pagsimangot ni Kuya Alex at ang pasimple na pag-ismid nito. Rai, the gifted, for short. Nanlaki ang mga mata ko sa kanya. Gifted means smart? Ikaw ha? Kung ano-ano ang pumapasok sa utak mo, pero pwede na rin. Tsaka pilo itong ngumiti sa akin. Bumasangot ako sa kanya. Huwag kang maingay. Tayo-tayo lang nakakaalam yan. Tsaka tingnan mo ang reaksyon ng bodyguard mo. Galit na galit, gustong manakit. Baka mabaril na ako yan. Aniya sabay lahat ng kamay niya sa akin. Nagdadalawang isip pa kung tatanggapin ito, pero sa huli tinanggap ko din. Daniela, tipid kong pagpapakilala sa kanya. Tumango ito at nakangiti, sabay bigkas sa pangalan ko. Daniela, wow, ang gandang pangalan. Bagay sa isang maganda na katulad mo. Pero feeling ko mas bagay tayo. Malakas sa tumikim si Kuya Alex sa tila ba nagpaprotesta kaya't nailing na lang ako na natatawa. Nox, kilig ang ovary mo, girl. Natawa ko lalo. See, mas bagay nga sa'yong nakangiti. You look more gorgeous when you do that. Bulero ka... Sasagot sana ako sa kanya, pero narinig kong may tubikim ulit sa unahan. Pagtingin ko, si Kuya Alex pala na nakatingin sa mga kamay namin ni Rai. Nagkamot pa ito sa ulo niya at umiwas ng tingin, kaya nahihiya akong binawi agad ang kamay ko mula kay Rai. Are you okay now? I heard you were confined last time. This week ko lang nabalitaan kasi this week lang din ako nakabalik. Wala kasi si Mom, may importanteng lakad kaya ako lang naiwan sa Maynila. So, how are you? Everything okay? Pwede ka bang makausap saglit? Tilingnan ko si Kuya Alex. Nakatingin pa rito sa amin pero this time, may kausap na ito. Sinenyasan ko siyang mag-uusap lang muna kami saglit ni Neon doon sa may bench sa unahan. Tumango si Kuya Alex sa akin pero mukhang napipilitan lang. Pagkatapos ay binaba nito ang cellphone niya at saka siya lumapit sa akin. 10 minutes lang po ma'am at baka po mapasugo ng ibang tauhan ni Sir Elias. Sabi niya at tumango na ako. Pagkatapos naglakad na kami ni Neon sa may bench sa unahan at doon na upo. Nakalabas na palang tatay ko, sir. I mean, Neon, nasa bahay na ngayon, nagpapalakas. Nagtanong pa ako sa billing section para sa bills ni tatay pero zero na daw ang balance. Tinatanong ko kung sino nagbayad pero confidential daw eh. If ever si doktora po ang nagbayad, makikiusap sana ako. Saglit muna, mabilis niyang putol sa akin. Hinay-hinay lang at hindi yan ang gusto kong pag-usapan natin. Hayaan mo ang tungkol sa bills ng tatay mo. Aalamin ko kung sino nagbayad doon at babayaran ko. Sabi nito sa akin na parang baliwala lang sa kanya ang pera.
Umiling agad ako sa kanya, nagpo-protesta. Sa tagal ni tatay na malagi sa ospital, sigurado ko, malaki ang naging bill namin. Hindi pwedeng basta kanino ko lang ito ay aasa. Ako ang anak at obligasyon kong bayaran ang bill si tatay. Tumitig siya sa akin pagkatapos, narinig ko pang malakas niyang buntong hininga. Would you mind if I ask something personal? Hindi ako sumagot pero nanatili ako nakatingin sa kanya. Wala nang kaninang pilo niyang mga ngiti. Ngayon napalitan na ito ng kaseryosohan. Are you fine telling me who did those things to you? Natigilan ako doon. Hindi ko inaasahan na yun ang itatanong niya sa akin. I went to the police station but your case is highly confidential. Someone is behind at hindi daw po pwedeng malaman. Hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ko. Confidential ba dahil ang mayor ng syudad ang involved or confidential dahil may ibang nag-aasikaso? I want to help you. He said and I could feel the sincerity in his voice. I will help you put them behind bars. Just tell me. Mapait akong umiti sa kanya. It's the first time I talk to him like this but I can feel that something in him is really concerned about me. Parang may kakaiba ako nakikita sa mga mata niya. Not in a romantic way but more of, I don't know, I can't explain. Wala ba talaga siyang ideya kung sinong gumawa nun sa akin? O kailangan niya lang ng kompirmasyon mula sa akin? Pero para saan? My mom doesn't know about what happened to you yet. Hindi ko pa pinaalam sa kanya at sinabihan ko rin ang mga nakakakilala sa'yo sa ospital na huwag munang sabihin sa kanya dahil sigurado ko mag-aalala yon para sa'yo. Kumunot ang noo ko sa kanya. Lalo ko naguluhan kung bakit ganito ang mga sinasabi niya. I mean, hindi naman kami ganun ka-close si Dr. Annie para mag-alala siya sa akin. Hindi kaya dahil sa ospital nila nangyari at ayaw nilang matamay? Lalo pa nga't kapartner nila sa negosyo ang mga dalima. Pero alam ba nila na ang mayor at si Mira ang may gawa sa akin nun? Dahil ako hindi ko rin alam kung sinong mga nakakaalam na ang mga dalima ang may gawa nun sa akin o kung meron bang may alam. Bigla na lang din kasing tumahimik ang investigasyon ng mga polis kaya wala na akong ideya. Wala rin akong balak na magsampa ng kaso dahil alam ko na hindi pa nagsisimula ang kaso, talo na ako. Isa pa, wala akong pera pambayad sa abogado at higit sa lahat, ayoko na rin lalong maipit si nanay at tatay. Sa ngayon, ipagpapasadyos ko na lamang ang nangyari sa akin. Mahirap tanggapin, oo. Pero ito lamang ang sa tingin ko'y nararapat kong gawin sa ngayon. Iisipin ko na lang na kung hindi man ako makakaganti sa kanila, gagawa at gagawa ng paraan ang karma para balikan silang lahat. At yon ang naging desisyon ko. Hindi ko lamang alam kay Elias at sa mga magulang ko. Sila lang naman ngayon ang palagi nag-uusap. You might wonder why I'm saying this to you. But when my mom left me, she told me to look after you. I thought it's just a random act of kindness, but I think there is something more. Kasi hindi magiging ganoon ang kilos ni mommy kung wala lang. Alam mo ba? Umiling ako sa kanya. Hindi ko nga rin alam ang ibig niyang sabihin. Wala din naman akong alam eh. Ano bang kinikilos ng mommy mo? Balik tanong ko sa kanya, pero hindi ito sumasagot. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Maliban sa nakiusap akong mangungutang muna para sa pang-opisital ni tatay, wala kaming ibang napag-usapan ni doktora. After nun, hindi ko na nga rin nakita pa ang mama mo. Ang sabi sa akin ng sekretarya niya, umalis daw si doktora at pumunta sa ibang bansa. Yun lang, tumango ito. Yeah, she left for the States to see the owner of this hospital, my uncle, my mom's elder brother. He said the last word almost in a whisper. Tanging tango lang naging sagot ko sa kanya, pero sa kaloob-looban ko, parang may kakaiba akong nararamdaman. Pagkabanggit niya sa uncle niya, ano nangyari sa mga gumawa nun sa'yo? Nakulong na ba? I can help you. I have a lawyer. Tanong pa rito sa akin. Hindi ako sumagot. Sa halip, nag-iwas ako ng tingin sa kanya at tinignan si Kuya Alex. Nakalapit na pala ito sa amin. I know we're not that close, but I want to help you. Muli ako napatingin sa kanya. I don't know what's with you but there's something in you that's pushing me to help. You might not need my saving but I'm here for you. You can feel that, right? He cocked his head and looked at me. Really, I am sincere. I'm not expecting something in return. I just want to help you. Kahit gumawa ka pa ng kasulatan natin. Thank you pero ayos na ako. Mahinahon kong sagot sa kanya. No, you're not. Agad naman niyang sagot sa akin. I looked at him sadly. How can this guy know if I'm okay or not? It's okay to feel pain, Daniela, but don't try to hide it. Feel it until it pains no more.
until you can say to yourself that you are really over it. But for now, you can share it to me. I can listen to you. Okay lang talaga ako niyon. Salamat sa pag-aalam mo sa akin. Mahinang sabi ko. Daniela, tawag niya sa akin. Please do not hesitate to tell me if you need my help, okay? Salamat pero ayos na ako. Kinuha ko ang bouquet ng bulaklak dahil parang di na mapakali si Kuya Alex. Napansin ko palakad-lakad na ito. Please know that we are here for you, he said, making me look at him. My mom and I are here for you. We are always at your back. You can count on us. I stood up and smiled at him. Thank you, Neon. Pakikamusta na lang ako kay mommy mo. Kakausapin ko na lang siya pagbalik niya. Salamat talaga ha. You are such a nice lady. No wonder my mom likes you. Inawakan niya ang kamay ko at saka mahinang pinisil. Take care, Daniela. You remind me of someone close to my heart. Gumiti ako sa kanya at saka nagpaalam. Tara na, ma'am. Ani Kuya Alex. Tumango na lang ako kay Kuya Alex saka sumunod na. Pinagbuksan niya ako ng pintuan ng sasakyan. Pumasok ako doon at naupo. Di na ako nag-inarte pa. Nakakaya na kay Kuya Alex. Nagmamadali si Alex na umikot sa driver's side. Pagkatapos may kinuha tong envelope sa upuan, sa likuran, at inabot sa akin. Ma'am, pinapabigay po pala ni Sir Elias. Nagtataka man pero tinanggap ko ang envelope. Nainiabot niya sa akin at ganoon na lamang ang pagkagulat ko na makita kong laman nito. Ticket to Maldives for two. Kasama ang passport ko at passport ni Elias doon. Meron ding card doon na nakapangalan sa akin. Tiningnan ko si Kuya Alex, nagtatanong, pero nagkibit paligat lamang ito. Muli kong ibinalik ang tingin sa loob ng envelope at kinuhang maliit na note at may nakasulat. Much needed vacation for both of us. Baby, don't worry about nanay and tatay, I got them. By the way, I arranged this car for you for your personal needs. The card has no limit. Buy anything you want, sweetheart. I love you always and forever, my Daniela. San si Elias, kuya? Tanong ko pagkatapos kong basahin ang sulat sa card. Maybe it's time for me to talk and listen to his explanation. Nasa planta na si Sir Elias, ma'am. Umuwi na galing Maynila. May emergency meeting daw. Tumango ako sa kanya. Dalin mo ako sa kanya, Kuya Alex. Kita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Kuya Alex, pero seryoso kong tumingin sa kanya. Kailangan ko siyang makausap, importante lang, sabi ko. Wala ito nagawa kundi ipag-drive ako papunta sa hasyenda ni Elias. Tahimik kaming dalawa sa biyahe. Pansin kong parang di mapakali si Kuya Alex. Nakita ko pang ilang beses niyang tinawagan si Elias pero hindi ito sumasagot. Patingin-tingin lang ako sa labas hanggang sa makarating kami sa asyenda ng mga balisteros. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito pero pakiramdam ko, ang dami nagbago. Malayo pa lang kita ko na mga kalalakihang nasa naghihintay sa labas ng opisina ng planta. Kung hindi ako nagkakamali, yung ibang mga tauhan ni Elias, pero yung iba hindi ko kilala. Halos pare-parehas ang tindig at laki ng mga katawan niyo at matatangkad. Kagaya ng mga tauhan nung demonyong mayor, nakakatakot. Dito lang po muna kayo, ma'am. Mukhang di pa po tapos ang meeting. Sabi ni Kuya Alex, pero ewan ko ba, parang may nagtutulak sa akin na lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob ng planta. Kuya, naiihi po kasi ako. Pwede po bang makagamit ng banyo sa loob? Nagdududa tong tumingin sa akin, pero nanatili akong seryoso. Balik po ka ako kaya dito, kuya. Dito lang po ako sa likod dadaan. Sabi ko, pero totoo talagang naiihi na rin ako. Wala itong nagawa kung hindi ang tumango sa akin. Hindi ko na inintay na pagbuksan niya ako ng pintuan. Ako na mismo ang nagbukas at nagmamadaling umikot papunta sa daanan ng bandang likuran ng planta. Pagdating ko doon, sarado ang banyong kadalasang ginagamit ng mga tauhan sa planta. Pero may alam akong banyo sa taas na po pwede kong gamitin. Yung banyo na malapit sa opisina ni Elias. Nagmamadali akong umakyat doon. Hinahanap ko ang sekretary niya pero hindi ko nakita. Pumasok ako ng banyo, nakagamit ng hindi nagpapaalam. Hindi naman siguro sila magagalit kung makikigamit ako sa banyo nila. Saglit lang naman. Pagkatapos ko nagbanyo, nagmamadali na ako lumabas. Bababa na sana ako pero narinig ko pa ang malakas na sagutan mula sa loob ng opisina ni Elias. Dapat sana nga umalis na ako, pero parang may sariling buhay ang mga paa ko at dahan-dahan tong humakbang papunta doon. Sumilip ako sa maliit na butas ng pintuan at ganoon na lamang ang pagkagulat ko na makita kong governor kausap si Elias. Bigla ako ng hina. Naramdaman ko pa ang paninikip ng aking dibdib.
Gusto kong umalis at tumakbo palayo, pero ang mga paa ko'y parang napako na sa kinatatayuan ko. She's not good for our business, Elias. I told you, hindi siyang batang hinahanap ng kalaban natin. Ibang batang nakuha ni Raul. Raul? Si Tatay Raul ko. Parang may bombang sumabog sa mukha ko pagkarinig ko sa pangalan ni Tatay. Don't be a hard-headed son. Leave her before everything turns out of hand, Elias said coldly. You need to remind Elias. It's been years. Mukhang nahihibang ka na, kakasunod sa babaeng yon. O baka naman may gusto ka na sa kanya. Baka totoo ang sinasabi sa akin ni Mira na kaya hindi matuloy-tuloy ang kasal ninyo dahil nahihibang ka na sa babaeng yon. I said, leave her alone. She has nothing to do with my decision. Then what is stopping you from marrying my daughter? We talked about this already. Don't tell me you fell from your own trap. Napahawak ako sa dibdib ko at halos mabingi na ako sa sobrang lakas ng tibok nito. Kaya ba nakikipaglapit si Elias sa akin dahil lang sa personal niyang interes? That girl is a gold digger. They are family of gold diggers. Doon ko na hindi napigilan ang pag-uunahan ng mga luha ko. Kung ako ayos lang pero ang isali ang mga magulang ko, aba ibang usapan na yun. Raul, that old man is a traitor. They are just fooling you. I am telling you, Elias. I won't hesitate killing all of them if they're doing. They cannot fool me. I know what I'm doing. Elias' voice raised. That girl means nothing to me. Really, Elias? Siguraduhin mo lang, dahil marami na akong problema ngayon. You know what happened to Rigor and I can do the same to that family. Do what you want, Gov. I don't care. I'm just using her. Elias said coldly. Parang nablangko ang utak ko. All this time, he is just using me? Using her? For what? She's not even here. One I've been looking for, unless the old man knows. Where is the child? He is the only way we can get through her. Do you really think pagkakagusto ko sa ampon nila? Bahagya pa itong tumawa. Why not? My daughter told me everything. Everything? Come on, Gov. I am not that cheap. She's far from the women I like. Do you think papayag ang mga magulang ko na mapangasawa ko ng isang mahirap? That's disgusting, Gov. I am a balistaros and I won't taint our name by marrying someone who's not even known in this society. Good that you know that, Elias. My Mira is the one for you, not that slut who can only satisfy your needs. Yeah, right? He seconded and that broke my heart. I covered my mouth to suppress my sob. Pakiramdam ko ang baba ng pagkatao ko. Ganun lang pala ako para sa kanya, isang parausan. So what is your plan now? I will give her everything she wants, money, everything, until Raul tells me who is the real child. Nagmamatigas na ang matandang yon dahil alam niyang kaya kong ibigay ang hinihiling niya. Pasasaan ba't bibigay din yon? I don't care about my money. I just need the information. How will you do that? Money is all they need. That family is only after my money and we'll give it to them. So you mean, my daughter misinterpreted everything? Sabi ni Mira, nagmamatigas ka dahil may relasyon kayo ng anak ni Raul. Seriously, you believe that, Gov? He laughed with sarcasm. I am just playing with her. She's only a toy who can satisfy me in my bed. Do you think that I am that cheap to like a gold digger like her? My parents will surely kill me. Now it's clear to me. The governor nodded. Halos di ko na makita si Elias sa dami na ng mga luha ko. Now what is your next plan? I will have a vacation with her and I will let someone handle her parents. That time that old man has no choice but to tell us everything. What if he won't? Narunukat na sabi ng gobernador sa kanya. Nakita ko pa ang pag-igting ng mga panga ni Elias at ang mariing pagkuyom niya ng kanyang mga kamao. I will clean all my mess and I will start with her parents. Mariing wika ni Elias. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.